Ano? Na. Do, lumapit ka. No. Atay mo. Lumapit ka. Okay, oh, kapit, kapit. Yes. Pura ko yabang. Kahit may mga baril kayo. Ano? Putukan. Sige, putukan nyo. Kung gusto nyo. Sige. Putukan. Vice Mayor of Silangkabit. Tila malapelikula ang eksena na ito, malaking dagok para sa nanirahan sa lugar na ito para nakakulong sa isang selda at binabantayan sa mga malalaking leon ang lugar na ito. Pati si Vice Mayor ay hindi na ginalang ng mga security guard na ito. Din na nakatiis ang Vice Mayor dahil pinuputukan ang mga residente sa lugar na ito. Ano nga ba ang dahilan o sino ang nasa likod ng lupain na ito? Yan ang malaking tanong na mapa hanggang ngayon ay hirap masagot. Mga ka-amigos, kung kayo ang tatanungin, karapat dapat ba napaalisin ang mga residente sa lugar na ito? O dapat nga ba managod ang security guard dahil sa pagbabanta nito sa mga residente? Kung ako ang tatanungin, o dapat makulong ang may sala? Abangan nyo ang susunod na videos. Hoy! Sige! At ang isang gwardya, talagang nagmamatapang pa. Talagang pinasok na yung lote ng mga tao kahit na trespassing siya at nakipagtalo pa ng todo. Dali, pasok ka! Huwag na, huwag na. Ay, sige, bibigyan mo, bibigyan mo. Trespassing na yun eh. Ayan, sige na. Lakad na, lakad na. Uwi na, uwi na. Uwi na. Uwi na. Lumapit ka! No. Tayo. Lumapit ka. Tingin ka pala. Lumapit. Oh, panuin mo 'to. Puro lang ng yabag niyo. Ito. Pumasok kayo dito lahat. Lumapit ka. Lumapit ka. At minsan, umaabot pa sila sa talagang pisikalan. Ibig sabihin, nasasaktan sila minsan ng mga private security guard na ito. At sila pa ang matatapang na tila yata hinahamon nila ang munisipyo ng Silang Cavite. Alam niya, wala kayong pakailan para mag-checkpoint dyan. Barangay road dyan eh. Barangay road dyan. Okay, magbura ka. Para arating ko yung sa munisipyo. Kahit magbarating ka ngayon. Oo. Tumawag ka. Para arating ko yung sa munisipyo. Sige. Ay, purban mo. Purban mo. Ay, purban mo kayo madakit dito. Trespassing kayo? Munti ka mula mga sagasaan yung mga gwardya dun, di ba? Ba hindi ko, wala ko siya sagasaan dyan. Tumabay nga yung... Sige, purbahan nyo kayo manakit dito, purbahan nyo. Ano siya? Purbahan nyo kayo manakit. Sige, sumuha na kayo! Sige, kitang-kita sa video na ito ang pagiging arrogante ng mga security guard na ito na tila yata talagang hinaharas at binubuli na ang mga tao diyan sa barangay sa Silang Cavite. Nila kasi ito ay barangay road. Anong ginawa sa inyo sir? Nung nagtatalo kayo, kita namin sa video. Ayun na nga, di pitutulong-tulungan nila kami, minura, binantaan. Sabi pa nung isa, yung si Cervantes, bakit kasi hindi nyo pinutukan ng gulong eh? Pwede nyo naman barilin yan eh, sabi nyo, no? Mm-hmm. Tapos sinutusan nyo yung isang wadya pa na kumuha pa kayo ng baril. Mm-hmm. So medyo natakot na kami, no? Kaya kami pumasok doon sa aming gate. Mm-hmm. Bali nakapile na yung kaso noon sa 16 years old. Nasaktan daw si bata? Hindi. Nasaktan, yung isa naman may gas-gas dito. Tapos ako, ito magapa ito dati. Tapos ito may fracture to. Ito yung nararamdaman ko ngayon naman. At nang dumating sa kaalaman ni Vice Mayor Edward Carranza ng Silang Cavite ang nangyari, hindi siya nagatubiling puntahan ang mga nasabing bully na mga security guard at ipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan. Eto, panoorin nyo kung paano sila sinabot ni Vice Mayor. Hindi ko gusto yung maraming bisiga sa Silang. Ang hindi kumadaas ko, kapag ko, hindi ko
sila bago mag-checkpoint, bawal na sila mag-checkpoint. Bigla maglalagay isa, except kung meron din sa inyo. Pondo ng pag ito, ginasusa ng gobyerno ito. Pero na ng gobyerno to, so this becomes automatic a public problem. Di ba kaya? Parang hindi tayo nagkakaroon dito kasi tagasilang ako eh. Hindi ako binubulin yung mga kababayan ko. Okay, I want this a warning to you. Do not set a checkpoint for block to public roads. Okay? Yes, sir. I-give nyo na yung pagbubuli dito. I-secure nyo lupa, huwag yung tao ang babantayan. Okay? Galang nyo yung mga kapatan ng tao na kababayan ko. Ha? Ayoko nang binubuli sila, ayoko nang sinisiguan sila. Kasi ako, ito yung nasa ano, ayoko din ng gwardiya, binubuli ng mayayaman. Kasi pulis ako. Dati? Pag kayo sinisigawan ng mayaman, di ba? Nakita nyo yung mga video ng gwardiya, pinapos na. Ayoko naman. I-respecting nyo rin yung mga kababayan. Okay? So, yun kaya nga, do not do anything that will antagonize us. Siyempre, yes, pagprotektahan ko, kababayan ko yun eh. Kapag pinaprotektahan mo, mas sumasweldo ka. Yes, yun ba ang mas powerful? Kayo o kami? Kayo, sir. Oh, kaya huwag mo na ka nag-gamit. Yes, nakakawin mo ko. Hindi ko nakakawin. Kaya nga, huwag ka na sumagot sumagot. Pag-checkpoint kayo, ayan, kasama si Hepe, papasok sa property. Dito, bawal kayo mag-checkpoint sa kasada. Hindi ka rin papabot. Oh, kaya sabihin mo, ako bisyab eh. Yes, sir. Alamin niyo rin yung rights ng tao. Hindi niyo. So, kung ano utusan niyo, sunod. Siyempre, problem ko tinatanggal, ha? Yan na, kami ko. Ang sisigurin na, oo, wag kayo, wag niyo sasabihin na tawagin ng munisipyo. Ito nga munisipyo eh. Problema, sir, puriwa mo. Parang na lumalabas na you're controlling us. No, sir, no, sir. That's your statement eh. Sarang ang pakiusap namin sa Blue Guns. Huwag natin takutin ang presidente. Usapin na. Do your job! Ang utos, bawal magpasok. Ang gamit, do your job. Pero walang sakitan. Yes, sir. Baka kalaban niyo buong barangay dito, ba? At hindi ko pababayaan barangay ang makipag-awit yung mga naaaraw. Eh, kung mapasok kayo sa sila, masiga kayo sa inilig ng kamay. Okay? Hindi ka pala under ng susya, kaya siga ka. Right, ito, i-declare kita rito na, ibang kita rito sa sila. Magagawa ka. Wala, sir. Hindi kita pala pasunin sa sila. Kapo. Huling warning ko yan, ha? Hindi ako papalik ako rito ng pangalala. Ito, papalik ako. Di ba na? Epe!